Vlogmas Day 13. Hey guys, welcome to Vlogmas Day 13. Ang gagawin ko for today is mag-share ako ng mga products na ginagamit ko sa aking face. So, itong mga products na to, I've been using them for quite a long time na. And for me, effective naman sila. And yung mga other products na ginagamit ko is ginaya ko sa isa sa mga friends ko, which is si Ate Laika. So, same kami ng mga serum. Sa kanya ko kinuha yung brand na papakita ko sa inyo later. Okay, ang ginagawa ko first in the morning or basta pagkagising ko, hindi naman ako agad naghihilamos. Like, nag-scroll muna ako sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. Nag-check ako ng mga emails and everything. Tsaka nanonood ng mga YouTube videos. So, pag nagusto ko ng bumangon, nadiretso ako dito sa CR, of course, para maghilamos. So, usually, pag malamig, hindi talaga ako gumagamit ng cold water. Pero, ewan ko, recently lang, yun yung pinanghilamos ko, yung malamig na tubig. So, maghihilamos muna ako. Then, i-apply ko yung cleanser ko, which is yung galing Kiehl's. Ito, for all skin types. So, kung dry skin ka, kung oily skin, mga ganun. Small amount lang ang kailangan ko kasi super effective niya. So, parang isang ganyan lang sa daliri or sa finger. Then, irarap ko lang siya sa aking kamay. Tapos, i-apply ko na siya sa face ko. Ang sabi ng ibang tao, 5 minutes, leave it on your face. Pero ako, ewan ko, hindi ko naman ginagawa yun. Tapos, i-massage-massage nyo lang yung face nyo. Tapos, mas gusto kong nililinisan yung kilay ko ng ganito. Kasi you never know if, alam niyo yun, yung mga alikabok. Nakuha ko to kay Jungkook actually. Then on this side, sa mga ilong nyo. Disclaimer lang guys, hindi ako beauty guru or what. Pero ito kasi yung ginagawa ko sa face ko every time na nag-skincare ako. So, sa isang araw, dalawang beses ako nag-skincare. Morning and bago ako matulog. But usually, pag gabi, nakakalimutan ko na kaya. Sa morning na lang ako nag-skincare. Pero depende naman sa mood ko eh. Then, babanlawan ko na siya with the cold water again. Then, my daily scrub ako here from Cetaphil. All of the products na sasabihin ko, hindi sila sponsored, okay? Ang Cetaphil, ang pinakaunang cleanser na ginamit ko. And effective naman siya actually. Talagang nag-smooth yung face ko and everything. And hanggang ngayon, siya pa rin ang ginagamit ko. I will try to leave all the links down below. Maghanap ako ng mga products na to sa Lazada or sa Shopee. For sure, merong mga nagbibentang ganito. Then, tapos na akong mag-ano ng face ko. So, I have a towel here. Huwag niyong kuskusin yung mukha niyo. Just dump the towel. Ayan. So, wala nang basa-basa. And super red ng face ko, diba? Kasi nga, malamig yung gamit kong tubig. Then, after this, pupunta tayo sa kwarto ko. But before that, alam kong napapansin nyo na bago yung kulay ng buhok ko. Yes, kinulayan ko yan kahapon. I will insert a clip right now kung paano ko siya kinulayan. Ibabalikan ko kayo para ipakita kung ano pa yung iba kong products na nilalagay sa face ko.
Okay guys, so tapos ko na siyang kulayan. Ayan, yung tuktok lang yung kinulayan ko. So we'll see after an hour probably. Okay guys, so after an hour, hindi ko alam kung bakit nag-black siya, pero hindi ko pa kasi yan binabanlawan. So babanlawan ko lang siya saglit and I'll be right back to you guys. Okay guys, tapos ko na siyang banlawan and that's the result. Diba? Wala na yung yellowish na hair ko. Tingin gray na siya. So, I'm so happy. Ganto na ulit yung kulay ng buhok ko. So parang black and gray siya, diba? And for the first time, hindi ko siya bleach. Siguro maybe yun nga, may natira pang bleach kasi sa hair ko. Kaya siguro umi-effect siya this time. Kasi last time hindi ko siya bleach, hindi siya umi-effecto eh. Pero ayan, okay naman siya, girls and boys. Oh, ayan, mas kita niyo siya diyan. So I hope nagustuhan niyo yung aking hair color. So tutuloy na lang natin tong vlog mamaya. See you. Okay guys, so tapos ko na ipakita kung paano ko nakulayan yung aking buhok. Then ipapakita ko na sa inyo yung iba kong products na ginagamit. So first is my toner. So itong ginagamit kong toner and halfway ko na siya. Actually, this year ko lang to tinry. Twice ko siyang ginagamit. So, itong cotton pad ko is from Daiso. Galing kay AJ yan. Kasi siya yung gumagamit na itong pad na to. Pero usually, yung bilog na pad yung ginagamit ko. Or cotton ball. You can use cotton ball as well. Pero gumagamit ako ng micellar water, which is yung Garnier na kulay blue. Ginaya ko si Marian. Gaya-gaya lang ako, guys. Kasi wala man akong kaalam-alam sa skincare products, you know. Dinadump ko lang dito sa pad na to, then yan, sa face ko. Hindi naman madumi ang face ko kasi hindi mo na ako lumalabas ng bahay everyday. Pag may ganap lang, talaga ako lumalabas. Then, the next na ilalagay ko is itong aking spot gel, which is from Neutrogena as well. Pero nakaka-help to pag yung pimples mo is super red. Kasi ito yung ginagamit ko talaga. Lalo na pag may mga acne marks ako. Like, on this side. Super dami kong acne. Diyan, kasi, ewan ko. Pag nai-stress talaga ako, nagkakaroon ako ng mga ganyang moment sa aking buhay. Pag, ano, pag matutulog na ako, nililive ko lang siya na ganyan. Pero, gising ako today. Siyempre, hindi ko naman nililive na ganyan lang. And mag-film ako. Nilalagay ko lang siya kung saan ako may mga acne marks, ganun. Kasi nakaka-help talaga siyang mawala yung marks. Akala nyo lang talaga na makinis yung mukha ko, pero hindi. Dami nagsasabi ang kinis-kinis ng mukha ko, eh hindi naman. Tsaka yung iba kong mga acne over here, siguro kasi diba gumagamit tayo ng mga face mask. Now, to cover and for your safety, you know what I mean? After kong maglagay netong spot gel ko, nilalagyan ko na ng serum. So, ito yung The Ordinary. And I have here is the Buffet and yung Niacinamide. So, usually, Buffet ang ginagamit ko talaga. But, ina-alternate ko sila. So, kahapon ang ginamit ko is yung Buffet. Kaya ngayon ang Niacinamide ang gagamitin natin. Itong Niacinamide naman, pag ginagamit ko siya, nafe-feel ko yung face ko na umiinit for some reason. Ayan, di ba? May ganyan siyang effect eh. Okay, tapos na ako maglagay ng serum. And pag umaalis naman ako, gumagamit naman ako nitong Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Ito, bagong add ko lang sa aking skincare. And so far, gustong gusto ko siya. Kasi hindi mo na kailangan mag, ano nang, nafe-feel ko yung, basta may nafe-feel ako sa face ko. Like, parang tinutusok niya yung face ko, ganun. Pero, what I said, super ganda na itong products na to. Products. Super ganda ng product na to. And, gustong gusto ko siya. And, itong maliit na to, parang trial size or travel size lang siya. Pero may bigger version to. Kaya, next time yung bigger version na yung bibilhin ko. Kasi, tinry ko lang naman siya. Nakita ko to kay Anakay. Eh, since fan ako ng Neutrogena, kaya, tinry ko tong product na to. So, hindi naman ako lalabas. So, I don't need this one. Pero, usually, you can use this kahit nasa bahay ka lang. Ito, tong eye white na to, ginaya ko to kay Marian kasi ito yung ginagamit niyang moisturizer.
And this one's from the Philippines kasi walang ganito dito sa US. Gagamitin ko tong moisturizer na to today. And mabango to. Actually, mabango din yung Neutrogena na to. Mabango siya. So, nagay tayo ng moisturizer. Meron pa akong isang product na to eh. Itong moisturizer na palang to, ang bumili nito is yung kapatid ko. Kasi pinabili ko sa kanya to nung umuwi siya ng Philippines. Kasi nung umuwi ako ng Philippines, ito yung nakalimutan kong bilhin. And sa Philippines, pag ano, nagda-dry talaga yung face ko doon kasi sa sobrang init tsaka siguro yung humid magkaiba kasi. So ayan, tapos na tayo. And papakita ko sa inyo isang product na pinabili ko din. So, may isa akong product din pero hindi ko pa to ginagamit. So this is yung kanilang Aqua Moisturizer Glow. Ito naman kasi is Whitening Vita. So ayan. So ito naman meron siyang niacinamide plus berry complex. And hindi ko pa ito nagagamit actually. Kasi gusto ko muna ubusin yung isa. Since same lang naman silang moisturizer. So marami silang products na iba-iba. And hindi ko pa natatry yung isa. Para siyang cleanser eh. Okay guys, so I have two products here. Ito yung face mist ko. And I have Thayer's. Then I have Mario Badescu. Ayan. So far, ang pinaka ginagamit ko is itong Mario Badescu. Then, paggabi, itong ginagamit ko yung Thayer's. Tsaka may Thayer's din akong toner pala. Ito naman yung my cucumber na amoy. So, toner ko din yan. And, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na micellar ko, yung Garnier. So, gamitin natin to. Nakaka-refresh siya ng paligid. Nakaka-refresh talaga yung amoy nito. Ang meron naman to is aloe, herbs, and rose water. Tapos, ito naman, ang meron siya is aloe vera and rose petal. So, yun lahat yung products na ginagamit ko for my face. And again, I will try to leave all the links down below para makita nyo or kung gusto nyo silang itry. Kasi, ang marerecommend ko sa inyong products here is yung The Ordinary talaga na serum. Ang next ko naman na marerecommend sa inyo is this one, yung Neutrogena Hydro Boost Water Gel. And pag nilagay mo to sa face mo, super refreshing. Then, of course, yung face mist ko, yung Mario Badescu. Yan. Tsaka yung Cetaphil. And the Kiehl's, of course. Lahat, actually, lahat ng products na to, marerecommend ko sa inyo. Pero yun yung mga top 5 kong skincare products. Thank you sa lahat ng nagsuggest na gawin ko tong video na to. And if you have any more video suggestion, just comment down below. Again, this video is not sponsored. Thank you for watching, guys. And that's all for this Vlogmas Day 13. And don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell para ma-notify kayo sa darating kong video. And follow my social media accounts na dyan lang sa screen nyo ang aking username. Until then, life goes on. Do what makes you happy. Peace. I'm gonna make you feel